The night sky tells all. And there you go, Esmeralda. Nako, Pobis. Oy, ito medyo delikadong piliin, ha. Tignan natin. Yes. Pwede nga mapili ngayon, Pobis, dahil may ano. Nataban yung Esmeralda. Pero so, may saber pa eh. Pangontra pa yun. Pangontra rin yung saber. Ayun na, pinan na yung focus. Wala na makagamit. Balak mong gamitin. Oh, ito, ibabad ko. Pero Yako, dahil dyan, Ling, napaka, or Benedetta, napakaluwag na gamitin ngayon. Nako. So, let's daming see. Naka-open. Matilda, Benedetta. Pero Yako, may pangontra dyan. Si XB. XB! So, let's see. Kuting natin ang pwede-pwede gamitin nga rito. Ang ating XB. First pick ng ating Rosen Prodigy. Benedetta na nga. Pero ito, Yako, pwede pumilito ng Ling and Lunox or Ling and XB ang ating Elgato. Pwede mag-Lunox, Yako. Yes, nako, let's see, ah. Nako, medyo unorthodox kasi yung balik dito. Ayun na, Ling na nga. Na i-open. Ayun, tama, Ling Matilda. So, matala, will this be a Lunox together with X-Borg? Pero hindi, mayroon silang Benedetta, so hindi na bagay. Not unless magkocore nga ang isang export. Pero medyo mahirap yan. At ito, second and third pick ng ating Rosen Prodigy in pinangunahan na nga ni paring Kufla. Ito, third pick. Tignan natin. Hoy, Hayabusa! Para sa ating Rosen Prodigy, ito, third pick. Para sa ating Elganado. Pero medyo mahirap to, Yako. Ha? Using ang ating Hayabusa up against sa isang Link. Unahan mag-ulti pero Yako kaya na ganyan kasi para hindi nga makasayaw Yako. Yes. Si parang Link with a Kufra. Pero ito, Yako, unahan mag-ulti. Sinong unang mag-ulti? Talo. Pag una nag-ulti rito ang ating Shadow Kill, talo si Hayabusa. Pero pag nauna naman ang Tempest of Blade, nako, yari ka dyan, Link. Parehas dito, mga kaibigan. Kung sa ibang labanan, kung sino mauna panalo, dito, sino mauna talo. So let's see, mga katamay, ito last pa na nga tayo for the side namin, Rosen Prodigy. Yes, so sir. Sino kayong babanila dito? Well, kulang dito ng tank and mage ang ating Elganador. Uy. Another to hate. Nako. Pero eto, fourth pick na para sa ating Elganador. Eto na. Fourth pick! Hoy! Lunox! Naku, narin ng Elganador. Ang ganda ng lineup nating Elganador. Talagang pang pick-up Yako. Burst potential dito. Napakataas para sa ating Elganador. Pero lalambuti naman ang kanilang mga hero. Yun nga lang. Pagka naseta pa ni Kupra yan, Yako. Napakasakit yan. One-hit combo lang yan. Naku po, nag-leomord pa nga. Eto yung maganda dyan, Yako. Naku, Katita! Ang napakaganda ka naman na gamitin. Puro AOE Yako, yung Rosen Prodigy dito. Naku po, Leomord with a Hadita combination. Ibang klase yan. Pero eto, tignan natin ang last pick ng ating Elganado. Well, barat sa Corito, kuya ako, kung ako yung magkasakulat. Pero baka mag-phosphor kasi to, Yako. Baka yun na rin eh. Diba? Support tank na rin to eh. Yes, there you go, barat sa napakabagay, Yako. Yes, and there you go, complete na lineup dito ng ating both teams para simulan nga ang ating team number 1 best of 3 series nating Rosen Prodigy laban sa ating Elganador. Kaya simulan kaagad natin ang ating bakbakanin. 3-2-1, let's go! Siyempre mga katambay. Badir Dunong ah. Ayun, Dunong, Dunong. Badir Dunong to ah. Ayun, Dunong. Dunong yan. Tagal na naglalaro dito yan. Rosen Prodigy. Nasa top 10 natin yan eh. Yes. Pero eto na Yaku. Let's get back into the game. Yes. At eto na Yaku. Bakbaka na. Yes. Let's go mga katambay. And tayo sa ating game number 1. Best of 3 series nating Rosen Prodigy laban sa ating Elganador. Pero may pause tayo for the side ng ating Rosen Prodigy.
Yes, mga katambay. At ito nga, Yaku. Once again, bakbaka na! Yes, let's go mga katambay. Ito tayo sa ating game number 1. Test of 3 series natin. Wasan Moji laban sa ating El Ganador. Napakalupit, napakatiting bakbaka. Sabay natin na pag-download sa napakalupit na application na like-collect nyo. Like natin lahat. Na like ka up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube page. Para syempre, sabay-sabay natin mabot ang ating road to 100K! At syempre, papakilala natin ang mga malulupit na players for both teams. Yun. For the side po ng ating Russian Prodigy, nandiyan nga, Karma, gagamit ng Benedetta. Melds para sa ating Hayabusa Arbus dito. Para sa ating Cupra, Jenny Cutie, gagamit dito ng ating Gadita. At Vince Cutie para sa ating Leomord. Yun, para naman sa ating El Ganador, sana para sa ating Matilda, Chris para sa Link, Min Gwyn para sa ating Saber, Kira para sa Lunox, at Allen the Magi para sa ating Baras. Nako, eto nga Yako, bukod kay Baras, napakalambot na members ng El Ganador. Pero Yako, peak of potential dito and burst potential nasa El Ganador naman. Grabe, especially Yako. Meron na sa rito yung Lunox, Matilda, and syempre ang kanilang Saber. But the problem is Yako, tingin ko sa tuwing mag-cooldown ang ulti ng isang Jenny Beauty sa kanyang Kadita, may tutumba sir tip. Tama. Pero eto, si paring sana gusto nga nga dumali dito at nakanakaw pa nga ng neutral creeps ng ating Rosen Prodigy. Nako, eto mga katambay, let's see mga kaibigan, medyo slow pacing ating laban dito, tamang farming lang both cores natin, pero 15 seconds away para lumabas nga rito ang ating unang turtle. Bang. So I think magkakaramatin din bakbaka dyan mga kaibigan, especially El Ganador do hustling. Oy, pero ito, sa Hayabusa. For the side, kaya rin bakbakan dito. At eto nga, Yaku, medyo slow pacing nga, tulad na sinabi natin kanina, medyo slow pacing ang ating nangyayaring bakbakan nga dito sa ating game number 1. Pero ito mga kaibigan, Matilda, sobrang activated, medyo masakit kalahat ay buhay dito ng ating Kadita. Samantala, Breeze dito sa kanya. Naku, dali, di sana! Nakadokil, baksak nga siya kagad to ang mga katambay. Grabe talaga burst at damage potential. Bang! Napikop, Yaku. 2-1 sa ating kill totals lamang na ang ating Rosen Prodigy, pero isama mo si Hayabusa sa mamamatay. Pero eto na, washing batas ng katana, nilalabas na ba? Pero eto na, si paring Breeze, sinahabol nga si paring Karma, pero mapapatras lang. Pero 2-1 na nga tayo, sobrang lag daw, sabi ni paring Hayabusa. Ako mga katabay, sobrang lag daw rito ang ating Rosen Prodigy, pero still they managed to pick up 2 members ka nating El Ganador. Pero eto, nagkakaagawan nga tayo rito ng turtle. Ito ang unang turtle. Kanino ay mapupunta, pero El Ganador makukuha yung mga kaibigan Kadita with the ulti rito para makatakas nga dito sa ating El Ganador. Samantala, Saber may ulti ba? Yes, may ulti ha. Medyo delikado ha. Huwag mo lalapitan yan. Pwede ikaw ang mapili niyan. Yung problem mga kaibigan coming from both teams natin. Tuto tayo sa ating kill totals, pero in terms of gold, nakakalamang slightly ang ating El Ganador with a 500 gold difference going for their side. Pero ito nga, Matilda, Sunbloom dito, activated! Bang! Grabe yung Saver Matilda connections dito. Pero ito yung middle lane, ha? Mukhang na dadali ni parang Jenny Cutie. Pero ito na, tignan natin ang mangyayari dahil Sunbloom activated na naman. Pagagagang, pero hindi masakit, sabi ni parang Arvus, pero tinigil yung heal ng ating mga tropa. Pero ito, tumalun na. Pero mayayakap pa nga. Yes. Pero shadow kill gagamitin ba? Pero eto na, Ruby DD gagamitin na ba dito? Oh! Nakasakay sa Matilda Airlines ang ating mga tropa. Pero eto, washing! Dali na doon! Blade! Napakasakit mga kaibigan. Pero eto, running na ang ating Saber will fall down. Grabe rito ang ating Leomord mga kaibigan, nakasakay sa kanyang kabayo. Pero nagkakatakbuhan nga rito, medyo delikado ang ating Lunox. Isang one hit na lang, tatlong miyembro ng ating El Ganador. Pero makakatakas pa sila. Beautiful play mga katambay. Pero yung top lane natin dito, ina-abuse na ang ating gold plate dito sa ating level 1 tower. Tignan natin kung ano mangyayari dahil 2,000 na ang inaalagaan dito na gold plate ng El Ganador. Yes, napakaganda nga mga katambay. Pero ito, Saber natin mga kaibigan. With this ulti, may mapipili ba siya rito? Medyo delikado. Jenny cutie dito. Pwede siya ma-pick off dyan mga katambay. Yaku, parang minsan bad trip talaga rito yung lumalabas na skill sa ating Saber. Nalalaman kasi na nagtatago sa booster. Eto, ikaw ang napili! At Hayabusa will fall down mga katambay. Pero grabe ako, balik ang bigas nang yan. Na-pick up din dito ang ating Saber. Eto, Timeless of Blade! Medyo masakit mga kaibigan, pero kadi
ulti natin. Medyo hindi masakit ang ulti niya rito. Hinahabol lang nga siya. Nako, and Kalita will fall down. Isama pa yata si Karma rito sa kanyang Vendetta. Double kill para sa ating El Ganador. Pero yung bottom lane, nabasag na ng ating Rose and Prodigy. Pero ganun din naman ang gagawin ng ating El Ganador. Maganda pinapakita yako ng ating El Ganador laban dito sa ating minsan ng lumaro dito sa ating playoffs na Rosan Prodigy, mga katambay. But let's see mga kaibigan kung makakabawi nga ba late part of the game, especially with Prince Cutie na meron nga Leo Mort dito. Talaga naman medyo masakit yan, especially pag full item na, mga katambay. And I do believe Jenny Cutie, pag nagkaroon pa ng item, he can burst down anyone from the side of El Ganador. Siguro kung meron dito mabubuhay sa kanyang burst down, eh syempre dito si Barats lang ang may pag-asang mabuhay dyan. Tama, pero eto na Jenny Cutie dito. Tignan natin kung anong gagawin niya. Pero eto na Prince Cutie, delikado na dito. Circling Eagle, ginamit na SS doon ni paring Min Quinn. At basag pa ang bottom lane ng ating Rose and Prodigy. 2-1 tayo sa ating Torre. Grabe ako yung burst potential talaga ng El Ganador. Talaga namang halos pagbura sa mapa, agad-agad urawarada ang ating delikado si paring Hayabusa dito. Eto na, running low nga siya dito, pero eto matatali pa ata si paring Link, pero makakatulon sa mga bato yan. Soul Bloom magagagahan paring Kufra, pero paring Kira dito makikira ba? Pero hindi, dali muna ang ating Benedetta. Nakakatawa naman doon niya ako yung galaw dito ni Kira sa kanyang Ludo. Sabi niya rito, isang one hit ka na lang, kumahabol ka pa. Binigyan niya isang ube, nada pa nga ron ang ating Benedetta. Ikaw ang nabili! Baksa kagad Hayabusa rito, kakamulat lang yan. Natulog na naman mga katambay. At eto nga, basag na middle lane dito ng ating Rosan Prodigy. Nakakamali pa nga mga katambay. Pero ito, pasok nga rito ng ating Kufra. Hindi niya pa inultihan yun niya. Kung sayang ang pagkakataon, pwede niya mapatay sana ron ang ating Matilda. So medyo nag-ipit na kapirasong konti rito ng skills ang ating Arbus sa kanyang Kufra. Agaw blue buff na nga rito ang ating Ling. So very beautiful play mga kaibigan, galing dito sa ating El Ganador. Grabe ako, improvement sa laro ng ating El Ganador. As you can see, na pinapakita nga dito sa ating bakbakan. Pero ito mo magkakatakpuhan dito. At mukhang tamang basag na nga rito ang ating El Ganador ng tier 2 turret dito sa ating top lane. Pero Karma, didepensa, pasok nga rito ng ating Priest sa kanyang Ling kasama ating Kira. Grabe, 4-man rotation coming from El Ganador. May maispatan pa ulti rito, burst damage, baksak na agad dyan ang ating Matilda. Yun yung sinasabi ko yako, na medyo nakukulangan ako kanina sa ginagawa nila. Well, Jenny Cutie, nila inaabis dito ang ulti na meron nga ang isang Jenny Cutie to burst down anyone from the side ng ating El Ganador. Tama yan, Yaku, pero ito, ikaw ang napili. Delikado dito si paring Benedetta and he will fall down. Nandito naman si paring Prince Cutie and Lunox will fall down. Isama mo na ata si paring Min Quinn. Well, grabe naman galawan to. Double kill para sa ating Leo Mort. Naku, Yaku, mukhang ito na ang pagganti ng api. Mukhang makakita tayo ng comeback Israel dito sa ating game number 1. As you can see mga kaibigan, 914 scoreline natin dito, 4k gold lead going in favor nga yan ng ating El Ganador. Pero magkakabakbakan pa ating mga kaibigan. Shadow kill has been casted pero hindi masyadong masakit, halos walang bawas mga katambay. Pumasok na and Leo Mort is down. Meron pa bang susunod sa hukay mga katambay? Benedetta pumasok dito from the backline mula sa likod. Sabi nga ni Yaku Jem, nako, ito na nga ang ating turtle dito, binabasik na ng ating El Ganador. Pero ito, tignan natin kung ano mangyayari dahil binabakpak nga dito. Nice zoning para sa ating El Ganador at easy turtle para sa ating red team. Nako, Yako, yan na ang panghuling turtle ng ating bakbakan at nakakuha pa nga yan ng El Ganador. As you can see, lumobo na 5,000 kalamangan nila dito sa ginto. So medyo mahihirapan na ang ating Rosan Prodigy na makabawi. And it seems like they're aiming to get this tier 2 turret nga dito sa ating top lane. Naku, huwag ka masyadong umarang dyan. Medyo delikado yan. Pag napili ka dyan ng ating Saber, may kalalagyan ka dyan. Pero grabe yung aggression, no? Yung pushing dito ng ating El Ganador. Yes. Talagang parang hawak na nila ang ating laro. Pero syempre may bawi pa naman ang ating Rosan Prodigy dyan. Yes, naku, Yakot, in terms of peaking, tulad nga sinabi natin kanina, grabe
grabe ang peak of potential na meron ng El Ganador. Kaya hindi naman nakakagulat na lamang talaga sila rito in terms of killing. Pero eto nga mga kaibigan, ako papasok na nga yata rito sa bottom lane ng ating El Ganador. Walang magawa ya kundi makadepensa rito ang ating Rosan Prodigy, surprisingly. Sa matala mid lane naman yata ang nag-iisa na titirang tier 2 turret na meron natin Rosan Prodigy, eh mukhang papasagin na rin ng ating El Ganador. So tingnan natin kung saan sila pupuesto rito ah. Sa matala Vendetta is pati dito, nag-iisa mga kaibigan, naabutan ba ng ating Matilda? Pero Baras na dito rin mga kaibigan, syempre si King Eagle gagamitin niya para makakain niya. Pero tingnan natin mga kaibigan, inuna nga kain dito. Yes mga kaibigan, pero nakatakas nga. Grabe, wala dodgy moves coming from Benedetta. Maganda, yes, pinakita ni Carl rito. 38 seconds away para sa ating First Lord. Pero syempre ang ating mga horse dito makuha muna na kanigan nilang mga buffs. Yes. Pero eto na, tumalon na nga dito ang ating Kufra. Tingnan natin kung ano mangyayari. Bouncing ball ang sagot. Pero tamang suka lang ang ating Barats. At syempre, atrasan muna ang ating Rosan Prodigy dito. Yes, yako 17 seconds away. Lalabas nga rito ang ating unang Lord. So I'm pretty sure El Ganador, yan lang ang hinihintay para tapusin natin pakpakan. Pero much better syempre kung makakukuha nila ang ating tier 2 turret dito sa middle lane bago pa nila kunin ang ating Lord. So magkakaroon sila ng option na sa dito nga sa mid padaanin ang ating Lord in order for them to get a better opportunity na tapusin natin laban na siyong kasi mga kaibigan talagang popuera sa inila to magkakabakbakan dito. Grabe naman yung 2 man stand mga kaibigan. Yes! Ako Shadow King ginamit dito pero medyo walang power siya ang tatay Circling. Yes, with the Circling Eagle ginamit ka rito pero running low rito ating Benedetta and Benedetta will fall down. Bouncing ball dito, sagot dito pero Leopold gusto nila. Medyo masakit si Leopold mga kaibigan. 2 for 1 exchange in favor ng ating El Ganador and a chance to take down this tier 2 turret sa ating middle lane. Pero nandun ang ating Hayabusa para dumepensa. So hindi sila makakapasag. Kaya hindi nila pinasagya ako given na wala ng ulti rito ang ating Rosan Prodigy. Pero na, ito yung mga diretso Lord ang gagawin dito ng ating El Ganador. Pero syempre item check muna tayo para sa ating Hayabusa with the Warrior Boots, War Axe, and Endless Battle. At para naman kay Paring Ling with the Tough Boots, Demon Hunter, Endless Battle, at syempre with the Thunder Belt. Yes, naku, napakaganda nga. Ito sa inyo dito, pagkutin sa ating mga katampay. Pero let's see, dahil eto na ang ating Lord dito. Magkakapakpakan pa, kukunin ba kagad ng ating El Ganador ang ating Lord. Dahil yako, enhanced version na yan. Yako, 12 minute mark. So let's see mga katampay, dahil eto na. Na oh, Lunox natin nakabang na nga rito to burst down this Lord. Siling nilang hinihintay dito pero spotted yata rito mga katambay. Tyrant Revenge nakakasa pero hindi itutuloy yan. So let's see, kayang-kayang i-burst down to. Kailangan lang ng tatangke ilan ng ating lang Lunox. Kay Lunox yan, Yaku. Yes, pero ito mukhang i-reset nga dito ng ating El Ganador dahil delikado sila. Nandito nga, galing sa likod ang ating Karma. Pero parang Arvus nandito na din. Soulplume tumama sa kanya. Parang sana di alam na dalawa ang miyembro na nandyan. Parang Arvus tatalon ba? Pero yung Lord, pinabasag na dito. Yes. Ng ating El Ganador. Pero tamang reset ulit. Pero makakain. Oh! With the bouncing ball, ganoon chewing gum. Pero eto na, madadaling nga doon. Parang Kadita, sino pa? Ikot-ikot na. Shadow Kill, ginamit na. Parang Arvus dali. Parang Saber na dali na rin. Pero eto na, Tempest of Blade, ginamit na. Pero yung Lord, syempre, kinukuha na. Pero eto, Liam Moore. Pull down, godlike, pare paring Ling. At rasan ngayon ang ating Rosan Prodigy habang kinukuha ng ganong kabilis ang ating Lord ng ating El Ganador. Grabe mga katambay, pinapakita rito ng ating El Ganador. Talagang galit na galit, parang gusto na tapusin kagad ating bakbakan dito. Pero eto, ine-escortan pa uwi, Yako ha. Mukhang hinahatid nila pa uwi ang ating Benedetta. Pero Yako, hindi naka-uwi kahit hinatid nila. Hinatid nila pero hindi naka-uwi. Nakukuha na, sa palita ito, Sergi. Nangbang, natropa. Pero eto na, tignan natin ang ating Lord dito sa ating bottom lane. Titignan natin kung is this enough to end this game. Pero syempre yung purple buff na agaw na naman ng ating Risk. Nako, tingnan natin mga katambay kung ano ang mangyari dito. Pero eto nga mga katambay, ang ating Lord nagpa-march na dito sa ating bottom lane. So tignan natin kung paano nga ba didepend sa ating Rosan Prodigy. Samantala at supply natin para sa pambalak pumasag pero tier 2 turret muna sa ating middle lane. Sabay punta nga dito sa ating tier 3. Nako, medyo delikado. Pasok ka Matilda rito. Masyado maasig galawan yata. Kabayo tinawag dito. Oh, dinosaur. Nakapronta. Pasag na nga Tori rito. Mukhang magigay. Tempest of Blade! Nako, medyo hindi masakit yan mga katambay. Pero grabe! Bawas ng Lunox mga kaibigan sa kanya. Third skill dito.
At 3 man stun nga mula sa ating Gumpra. At Gumpra yes! At eto nga, basag na nga rito at ating gear leader at sa ating middle lane. And will this be a tower lock, mga katapay? 5 members down. My 5 members is still up para sa ating Elganator, mga kaibigan. Pero Kira, napunod pa na. Hayabusa is down. Tatlo na lang. Dedepensa dito. Pero naubusan ng minion. Kaya papasagin pa nila, mga katapay, ang ating Elganator sa ating Flatline. Nilabas na. Eto na. Washing, washing. Pero isang kanto lang ang tinusok. Pero eto na. Yakulak power na ba ang ating mga tropa dito? Pero wala silang minions. Ito, ikaw ang napilit. Parang Saber doon, isama mo na si Parang Barat. Unti-unting nauubos ang ating Elganador, kaya mapapa-atras sila dito. Pero Parang sana napakatapang mo with the Soul Bloom. Pero yun nga, atrasan na ang ating Bochy. Grabe mga kaibigan, pinapakita rito ng ating Rosan Prodigy. Talagang yako ang dugong mandirigpa. Talaga naman, I'd rather die than to be a prisoner sa huling nga kanilang mga hero. Eh, dumipensa. And successfully na depensahan nga nila ang kanilang base. Although naubos na nga tier 3 turrets dito na ating Rostan Prodigy. Pero Circling Eagle! Siyempre bouncing ball sagot niya na ating Gumpra, mga kaibigan. Magkakahabulan ba dito? Shadow Kill gagamitin na ba? Pero medyo tinipinutakang kasong konti, mga kaibigan. Nag-damage check siya ako eh. Medyo hindi niya nga kaya. Medyo matigas nga talaga ang ating Matilda. Tama, pero eto na parang Link nandito sa may Lord Pit. Kasama nga dito sa parang Sana. Pero yung green kinukuha na nga dito ni parang Briss. Tignan natin kung anong mangyayari. Parang Saber dito, inopen na ang kanyang mga cut, ang kanyang mga shuriken dito na paikot-ikot lang. Yes. At syempre, kalmado lang ang ating mapa. At syempre, sumuzoning na nga sila dito sa ating level 2 enhanced lore. Nako, eto yako, 50 seconds pa bago lumabas yan dito. Pero mukhang magkakabakbakan dito. Spotted nga ang ating, spotted nga rito mga katambay, ang ating Hayabusa. So medyo magkakatrasin nga tayo rito sa may blue buff. So let's see paano nga papasok dito ang ating Elganador. Dahil grabe defense pinapakita ng ating Rosan Prodigy, especially with that Leo Mordiaco. Napakasakit ng damage. As you can see with this KDA of 6 kills, 4 death and 5 assists. Oh yeah. Medyo maraming best lang siya na pick up dito mga katambay. Pero maganda ang kanyang pinapakita. Si Jenny Cutie talaga medyo hindi nagiging epektibo rito from the side nating Rosan Prodigy. Yes, meron siyang 6 na assists. Pero wala pa siyang napipick up mga katambay. Same thing sa ating Hayabusa. Medyo hindi siya effective dyan. So, let's see mga kaibigan kung ano nga bang adjustment ang gagawin nila. Para, syempre, magkaroon nga sila ng palag dito sa ating level 2 Lord. Dahil eto niya ako, nakalabas na nga ang ating Lord dito. So, let's see mga katambay kung paano didepensa o paano aagaw ang ating Rosan Prodigy. Yun, at ito, tignan na natin. Dahil sinisimulan na ng Elganador ang ating Lord. At syempre, nandito na sila parang Saber kasama pa ang ating mga tropa. Pero wala ang Retrian. Yes. Pero ito, nakain, ginaman chewing gum, ang bouncing ball. Circling Eagle, ginamit na, napop yung immortality ni parang Kuka. Mamamatay ba sa parang Arbus? Pero ito, una madadali nga ito. At Lunok Shadow Kill, ginamit na. Pero dalis parang Vendetta, isama mo na si parang Mini Gwyn. Pero ito na, nakupo, unti-unting nauubos dito ang ating Elganador. Dali, ang ating Hayabusa, isama mo na ba si parang Sana? And he will fall down na ba? Pero hindi. Pag-heal pa nga, nasustay na kanyang buhay. Pero inahabol pa rin siya dito. And he will fall down sa kamay. Si parang Leo Mort. Grabe yako, that is a 2-4-3 exchange mga kaibigan. In favor nating Rosan Prodigy. Talagang pumapalag dito. Yako, kahit wala na silang tore, kahit ubus na ang kanilang tier 3 turrets dito, talagang pumapalag pa dito sa ating Elganador. Grabe talaga yako. Grabe yako. Ang talaga ang 3-4-2 exchange na nangyari dun sa clash na yon. At syempre, tamang depensa muna dito ang ating Rosan Prodigy. Pero 25-17 sa ating kill total. Sa magpalensa kill total sa ating mga tropa dito. Pero eto na ang ating Lord, kinukuha nga mag-isa dito ni parang Allen. Jump-Jump Brothers, ginamit na doon ang ating Lord. Pero eto, parang Arvus, tinitignan lang kung paano kinukuha nga dito. Pero pala yung reset. Nakakulabot mo ni reset. Sayang ang pagkakataon mga katambay na makakuha nga nila mabilisan niyan. Together with Lunox at syempre ng ating Link dito for the side ng ating Elganador. Pero Arbus dito nakapuesto. Grabe. Kompleto sa stocks ang ating baras. Napakalaking baras niyan mga katambay. Pero let's see mga kaibigan, pag nagkamali siya rito, lilid yung baras na yan. Pero syempre hindi magkakamali yan. Diyos ko yung stock niya dito. Napakadaling patamain yan mga katambay. Kung sakaling wala siya rito, pwedeng pag-stockan nandiyan nga yung Lord.
para makapag-stock, making sure na meron siyang full 25 stocks pag nagkaroon nga ng pakpakan dito. Samantalang link natin, segue na rito sa bottom line mga kaibigan, making sure na magiging busy nga ang isang miyembro ng ating Rosan Prodigy. At ito na yung ako, sinisimulan na ang ating Lord, Fast Lord na to para sa ating Elganador. Tingnan natin pero walang right way, pero ito na si Paring Ling. Jump Jump Brothers, sino makakuha, ayaw pa right wayin. At nakakuha na nga, successfully, ng ating Elganador. Pakbuhan na, ito na ang mga pusa. Pakbuhan na mga daga, Jump Jump Brothers, pero ito, basang-basa sa ulan. Nako po, pero ito na yung ako, Netpainter Transient, kapatid. Pero ito na, loaded na ako, ating mga Elganador dito. Tingnan natin, Hayabusa dito, grabe ang ginagawa. Pero syempre, atrasan na ang ating both teams dahil eto na ang ating level 2 Lord sa ating middle lane. Grabe ako, this will be a 4v3 situation. So tingnan natin kung paano nga ba didepensa ang tatlong miyembro na natitira dito sa side ng ating Rosan Prodigy. 40 seconds away para makompleto ang kanilang miyembro. But the good thing mga katampay, is yung mga damage dealer nga ang naiiwan dito. So kabayo pa yung tawagin kagad ng atin dito, Leo Mort. Pero medyo delikado mga kaibigan, mga kasakay ba? Yes, nakasakay siya dyan. Pero medyo delikado. Nako, wasing. Leo Mort, ikaw na pili. Pero eto na, GG push na para sa ating Elganador. And game number 1 para sa ating Elganador. Grabe mga kaibigan, pinakita dito na puso ng ating Elganador. Same thing sa ating Rosan Prodigy, maganda rin pinakita nila mga kaibigan. Yes, sir. Yun nga lang, medyo kinapos na kapirasong konting vitamins. Ang